Magandang umaga mga bata! Ngayong araw ay tatalakayin natin ang paksang Pagkatapos ng ating aralin, inaasahang na ipapaliwanag mo ang kahalagahan ng paggalang sa paniniwala ng iba tungkol sa Diyos. Pero bago tayo magsimula, atin munang subukin. Isulat ang tama kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa paggalang ng paniniwala ng iba at mali naman kung hindi. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Una, matiyagang hinihintay ni Mario si Clarice na nananalangin bago niya ito yayaing maglaro. Ang tamang sagot ay tama. Ikalawa, sa tuwing mag-iimbita si Jack ng kaibigang Iglesia ni Cristo na dumalo sa kanilang kaarawan, sinasabihan nito ang kaniyang ina na huwag maghahanda ng anumang pagkain na may dugo bilang respeto sa kanilang paniniwala. Ang tamang sagot ay tama. Pangatlo, pinagtatawanan ni Marvin ang kaibigan niyang si Otep dahil lagi itong may dalang rosaryo. Ang tamang sagot ay mali. Pang-apat, hindi inimbitahan ni Angel ang kanyang kaibigang Katoliko sa kadahilan ng hindi sila pareho ng paniniwala. Ang tamang sagot ay mali. At panghuli, si Jasmine ay nagtungo sa bahay ni JB at naabutan niya itong nagro-rosaryo. Hindi niya ito inabala at tahimik na lamang niya itong hinintay. Ang tamang sagot ay tama. Magaling mga bata. Sa araling ika-anim, igagalang ko paniniwala mo. May iba't ibang paniniwala ang relihiyon tungkol sa Diyos. Magkakaiba man ang ating paraan sa pagsamba, nagkakaisa tayo sa paniniwala sa pamamagitan ng mga paraang ito. May paparating natin ang ating papuri at pagsamba sa Diyos. Wasto lamang na igalang natin ang paniniwala ng iba tungkol sa Diyos. Hindi tama na sila ay pagtawanan o kutyain sapagkat sila ay katulad din natin na may damdaming nasasaktan. Sa araling ito ay matutunghayan mo ang kahalagahan ng paggalang sa paniniwala ng iba tungkol sa Diyos. Ngunit bago tayo dumako sa ating talakayan, balikan muna natin ang ating pinag-aralan kahapon. Panuto, iguhit ang masayang mukha kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng pagpapahalaga sa paniniwala ng iba tungkol sa Diyos at malungkot na mukha naman kung hindi. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Una, iginagalang ang kaibigang Muslim na nagsusuot ng kanilang kasuotan. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Hindi pinagtatawanan ang mga gawain ng ibang relihiyon. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Pangatlo, nakikipagdebate tungkol sa paniniwala ng iba at sa sariling paniniwala. Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Pang-apat, iginagalang ang mga pangrelihiyong paniniwala ng ibang tao. Ang tamang sagot ay masayang mukha at panghuli, hindi nag-iingay sa pook dalanginan ng mga Muslim. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Mahusay mga bata! Ngayon,
Basahin natin ang tula at sagutan ng mga sumusunod na mga tanong. Ang tula ay pinamagatang Pahalagahan Ko, Paniniwala Mo ni Ravi D. Almes. Bawat tao ay may pagpapahalaga. Relihiyon man natin ay iba-iba. Nariyan ang Katoliko, Iglesia ni Cristo, Muslim at iba pa. Ang mahalaga, ang ating Diyos ay iisa. Pahalagan ko ang paniniwala mo. Hindi ako gagawa ng taliwas rito. Kapag ako ay nakidalo sa pagpupulong nyo, hindi ko huhusgahan ang paniniwala mo. Kung ikaw ay balot na balot ng iyong sagradong kasuotan, ika'y hindi lalaitin at pagtatawanan. Kung may mga pagkain na hindi dapat kainin, huwag kang mag-alala, ika'y hindi pipilitin. Kahit iba ang relihiyon at paniniwala mo, ika'y pakikisamahan at igagalang ko. Pagkakaiba at di pagkakaunawaan ay inaalis sapagkat pagkakaisa't pagkakaibigan ang nais. Nagustuhan mo ba ang tulang binasa mo? Kung gayon, atin ang sagutan ng mga katanungan tungkol sa tula. Basahin ang mga sumusunod na tanong at isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Una, ano ang pamagat ng tula? Pangalawa, ano-ano ang mga relihiyon na nabanggit sa tula? Pangatlo, bakit mahalaga ang paggalang sa paniniwala ng bawat relihiyon? Pang-apat, ano ang nais iparating ng tula? At panghuli, paano na ipakita sa tula ang pagpapahalaga sa paniniwala ng bawat relihiyon? Ang pagpapahalaga sa paggalang sa paniniwala ng iba tungkol sa Diyos ay nakapagbibigay ng kaligayahan sa sarili at sa ibang taong nakapaligid sa iyo. Nagsisilbi itong inspirasyon para sa mga taong hindi nagbibigay halaga sa paggalang sa kaugalian at paniniwala ng bawat relihiyon. Gaya sa tula na pinamagatang Pahalagahan Ko, Paniniwala Mo, dito ay binanggit ang mga paraan upang mapahalagahan ang paniniwala ng iba katulad ng hindi paghusga sa paniniwala ng iba, hindi pagpilit sa Muslim na alisin ang balot niya sa katawan o kung tawagin ay hijab, at hindi paggawa ng taliwas sa paniniwala ng iba tungkol sa Diyos. Ang batang marunong magpahalaga sa paggalang sa paniniwala ng ibang tao tungkol sa Diyos ay magiging responsable at mapapaunlad ang sariling kamalayan. Upang may pakita ang pagpapahalaga sa paggalang sa paniniwala ng iba, narito ang mga paraan. Tandaan! Una, huwag husgahan ang paniniwala ng ibang tao tungkol sa Diyos. Pangalawa, hindi pagpilit sa ibang relihiyon na gawin ang mga bagay na hindi nila pinaniniwalaan. Pangatlo, respetuhin ang kanilang estilo ng pananalangin at pagtawag sa Panginoon. Pang-apat, huwag gawing katatawanan ang paniniwala ng ibang relihiyon. Pang-lima, maging sensitibo sa mga bagay na ating sasabihin o gagawin sa harap ng ibang tao na hindi nating kapareho ng relihiyon. At panghuli, galangin ang bawat isa maging ano pa man ang kanilang relihiyon. Kayo ba ay may katanungan mga bata? Kung wala, tumako na tayo sa inyong mga gawain. Para sa unang gawain, sa inyong sagutang papel, iguhit ang bituin kung ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa paggalang sa paniniwala ng iba tungkol sa Diyos at buwan naman kung hindi. Tara nang isaisip. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon para mabuo ang mga pangungusap na nagpapakita ng kahalagahan ng paggalang sa paniniwala ng ibang tao tungkol sa Diyos.
Tara nang isagawa. Isulat ang tama kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa paggalang sa paniniwala ng iba tungkol sa Diyos at mali naman kung hindi. Tinangtayahin. Para sa inyong pangwas na pagsusulit, basahin ang mga sumusunod na sitwasyon, piliin ang dapat gawin para sa bawat sitwasyon, pilugan ang titik ng tamang sagot at isulat ito sa inyong kwaderno. Para sa inyong karagdagang gawain, gumuhit ng larawan na nagpapakita ng kahalagahan sa paggalang sa paniniwala ng iba tungkol sa Diyos. Iguhit ito sa inyong sagutang papel. Mga susi sa pagwawasto. Maraming salamat mga bata! Sana'y may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muling pakikinig, paalam!